New episode regarding collection sticks sa ating mga Black Soldier Fly. Abangan natin guys ang daily routine at saka ang paggawa natin ng collection stick dito sa RNG Surigao. Hello! Ako po si Bella at kasama ko po ang aking boyfriend na si Gam. Excited po kami na isama kayo sa aming journey ng pag-aalaga ng manok at iba pang hayop. Welcome ulit guys sa RNG Surigao. Ang bagong episode natin ay tungkol sa collection stick na nakikita nyo sa video. So, yan ay isang wood stick na hinati natin sa dalawa. Ito ay ang 1x2x8 feet na 1 inches by 2 inches by 8 feet na wood stick. So, ito ay malambot na kahoy na ginawan ko ng paraan para mahati sa dalawa. So, based sa experience natin sa pagko-collect natin ng Black Soldier Fly na Aegis, ay minsan ay naiipit natin sila at nawawalan tayo ng mga output ng Black Soldier Fly. So mga ilang buwan na rin nang gumagamit ako ng wood stick na to, at medyo napapansin ko na meron talagang dumidikit na mga possible na pwede pa nating maging Black Soldier Fly. So dahil nga ang Black Soldier Fly ay naghahanap ng space for to lay their eggs na safe and secure, na nasa mga butas, nasa gitna ng mga nagdidikit-dikit na bagay-bagay. So kahit dyan nga sa net natin ay may nakikita tayo na Black Soldier Fly na naglilay ng eggs nila dyan. So although hindi siya masyadong makapit kasi nga net ito, so sa experience natin, share ko lang sa inyo yung mga videos kung saan nanotice ko na talagang naiipit siya kasi nga walang eksaktong distansya from stick to stick. So ayan, kung napapansin nyo sa dalawang stick na yan, nilagari ko lang yan sa gitna para maging magandang area kung saan pwedeng mangitlog ang Black Soldier Fly natin. Eh hindi naman natin sila masasabihan na dito kayo mitlog kasi ito yung para sa inyo. So kahit saan na may nakadugtong, itlog at itlog yung mga Black Soldier Fly natin. So sa video na yan ay meron ng mga hatch na aegis. So yan yung makikita nyo pag unhatch yung Black Soldier Fly eggs natin. So meron din yan kasi merong iba na walang nets, di natin nalagyan ng nets kasi yun nga, kapos tayo sa mga equipment at ano natin, material. So kung ano lang yung meron sa ating paligid ay yun lang yung utilize natin na gamitin. So yung net na yan ay isang kulambo sa Tagalog po. So ayun nga, isa nga yung kulambo sa Tagalog. So yung ibang mga hatchery bin natin, yung mga plangganang nakikita nyo, ayun nga, medyo nakukompleto na natin yung mga hatchery bin natin, although kahit maliit ay tinawag natin hatchery bin. At yung mga videos na papakita ko lang ngayon sa inyo is yung mga experience at na-notice ko sa mga collection stick natin para sa Aegis. So
Sa last part ng video, meron tayong tutorial kung paano ko to ginawa. Hindi naman siya ganun ka in-depth na tutorial, ay makikita nyo lang dun kung anong mga materials na ginagawa, anong materials na ginamit ko para magawa yung egg collection stick natin. So ayan yung paglalagay ko ng mga pagkain in preparation pag na-hatch yung mga black soldier fly natin. So ayun nga guys, thankful kami kasi everyday na tayo nag-harvest ng black soldier fly kasi yung naipon natin is 1 gallon na pupa na 1 gallon na yung na-collect natin. So marami-rami ito at nagtitimbang ito na around 6 to 10 kilos na pupa. So sa malaking planggana na yan, yung nakikita nyong itim ay isang collection yan at maaring ganun rin karami yung makukuha namin na pupa dyan sa itim na yan. So wala kaming hinarvest, kakaunti lang, mga around 100 grams lang yung na-harvest namin dyan. Try lang namin pinakain sa mga manok namin kasi medyo nakita namin na parang hindi sila healthy kasi hindi mapula yung mga pisngi ng ano natin, mga chicken. So gaya niyan, yung aegis na yan, aegis yan, galing yan sa net. So natanggal lang siya at nakuha namin dahil nga yung greenhouse natin ay open at minsan nakakalabas yung mga black soldier fly natin at meron ding mga pupa na hindi ko na nilalagay dun sa ilalim ng net love cage. So ang resulta ay meron tayong mga wild black soldier fly, which is bumabalik rin naman dun sa mga ano natin kasi medyo may amoy nga tong mga hatchery bin natin. So mga sa susunod na mga episode, i-upload din natin, abangan ninyo na i-upload din natin yung ginawa kong metal sheet na harvesting metal sheet na box. So antabayan niyo lang at maaaring sa susunod na araw ay ma-upload na natin. So gumagawa tayo ng content ngayon na around 4K para malinaw at maintindihan niyo yung pinapaliwanag natin dito sa YouTube channel natin. So 4K na yung video resolution natin ngayon. Gumamit na talaga ako para mas makita natin ng clear yung mga edges natin at yung mga visual na pinapakita natin dito sa YouTube channel natin. So ito lang yung mga daily routine na ginagawa ko pag nandun ako dun sa bukid. So check natin kung paano ba natin mapapa-improve palalo. Kasi kung ikaw ay mag-aalaga ng black soldier fly, ito ay parang everyday learning din. At maaaring mong mapalago ng mapalago ang pag-culture ng black soldier fly. Kasi nga sa manok or kung anumang animal breeds ang inaalagaan natin, maraming benepisyo ang black soldier fly. So isa na dito yung protein content ng black soldier fly natin. So makikita nyo sa video na meron din tayong nakuha dito sa ice cream na collection bin natin. Ito nga, ice cream na plastic. So meron siyang mga, meron tayong nahuli galing sa ating mga wild na black soldier fly. So gumamit lang ako dito ng tire wire at pinukpok ko siya hanggang mag
flat, then yun yung ginamit ko na pang kulikot sa mga black soldier fly eggs natin, para hindi masyadong masaktan. So dahil nga ito ay learning, everyday learning, so nakakapag develop tayo ng mga strategy paano natin to ma-maximize at ma-improve yung pag-aalaga natin ng black soldier fly. So sa ngayon, dahil nga na-notice natin na naiipit, na napipisa habang na-i-scrap natin yung mga eggs from the collection stick, nag-gumawa rin tayo ng paraan na kung saan hindi na natin i-scrap yung or scrape yung eggs natin ng black soldier fly. So pag na-harvest na natin yung wood stick galing sa lab cage, dediretso na natin siya dun sa hatchery bin natin, kung saan mag-hatch siya dun ng 5 days. So ayan nga yung prepare ko na hatchery bin. Ito ay ipot lang ng karabaw at saka yung coconut husk natin. At nilagyan ko na rin, kung makikita nyo, napakaraming eggs, around 1 to 2 grams siguro yung ano, yung timbang nitong eggs na to. Kung makikita nyo at manonotice nyo, talagang napaka maselan ng mga itlog na to. Pwede silang mapisa habang nag-scrape tayo. So kahit na ganyan nga, meron pang natitira sa kahoy, hindi lang natin makikita kasi ito nga ay napakaliit na itlog. So para mas ma-maximize natin yung harvest natin ng black soldier fly, ay mainam na huwag na natin siyang i-scrape at pabayaan na lang natin siya ng 5 days doon sa hatchery bin natin. Kasi kung silang lahat yung mahahatch is mas dihamak na mas madami ang makokolekta natin na black soldier fly kaysa matay lang sila doon sa pag-i-scrape natin, para lang magamit natin tong isang stick na to, collection stick. So yung mapapanood ninyo sa last part, ito na yung mas maganda at mas mainam na way ng pag-collect ng mga eggs ng black soldier fly natin. So tansya namin na napakadami na talaga ng black soldier fly na lumilipad sa aming love cage. So talagang matutulungan tayo dito in terms sa food security ng mga alaga nating hayop. So dito continue pa rin tayo na kumukuha ng mga eggs ng black soldier fly natin. Kung makikita nyo, napaka na talagang merong pang natitira dun sa kahoy na hindi natin nakukuha, at habang ini-scrape natin yan, meron pa rin nakadikit sa yung tie wire na hinahawakan ko. At talagang pansin nyo, naiipit talaga at naiipit yung mga yung mga itlog habang nag-clean ako ng yung stick na pangkuha ng black soldier fly eggs. So kung maaari natin itong iwasan, ay iwasan na lang natin. So hindi naman ganun ka mahal yung gagamitin nating mga materials. Ito ay makikita lang din sa paligid natin yung mga extrang mga materials na hindi na natin nagagamit at inakala natin wala nang gamit, pero dito sa black soldier fly natin ay magagamit natin.
So ayan, kung mapapansin nyo, ito ay mixture ng ipot ng kalabaw at ng fermented na coconut husk. So yung ito naman ay bagong harvest ko lang, kasi mga ilang days na rin tong mga nakolekta nating video, at everyday tayo nag-harvest. So talagang pinapaliwanag ko lang dyan sa kasama ko na habang hinahawakan ko yan ay maaring maipit yung mga itlog sa ilalim. So ganyan na siya karami kung mangitlog everyday. So mas maganda na ugaliin natin everyday para mas malaman natin kung kailan yung target harvest natin. So dito mas malaman natin kung kailan natin i-harvest, gaano sila kalaki, at mas maganda yung yield natin sa mga pagpaparm natin ng black soldier fly. So yun nga, yung target natin is 30 days na, kumpletong isang buwan para cycle lang ng black soldier fly yung ihintay natin. So ayan, kahit medyo okay pa yung plastic natin, ginamit na natin to kasi nga hindi naman parati natin ginagamit, at naiimbak lang habang nadudurog na siya. So kaysa mabiyak lang siya na hindi nagagamit, gagamitin lang natin. Hindi naman ganun kamahal yung mga plastic na yun. So ganun din dito, maliit lang siya. Tapos yan ay wala ng mga laman. Kung manonotice nyo, wala na tong laman. So yan ay nasa, nandyan na yan sa planggana natin, yung mga black soldier fly na larva. Check ko lang dito real quick, pakita lang natin sa inyo na nandyan talaga yung mga larvae natin. So dahil 5 araw siya bago ma-hatch yung mga black soldier fly eggs natin, kung mapapansin natin, titingnan natin dito sa planggana, yung mga coconut husk natin ay dry na. So dahil dry nga siya, medyo matigas na yung mga pagkain dito ng mga larva natin na maliliit pa. So what should we do na para hindi siya masyadong matigas, lalambot ito. So madadagdag tayo ng water and food sa mga oras na to, kasi kung titingnan mo dun sa ilalim, medyo mamasa-masa. Oh, makikita mo na napakadami sa ilalim ng black soldier fly. So zoom lang natin konti. Kung kaya ba, sa mga oras na to. Zoom lang natin sir ng konti. Ayan. So yan na yan. Oh, di ba? So meron na siyang mapapansin niyo na meron siyang black soldier fly larvae sa ilalim. So balik natin siya diyan sa lagyan natin siya ng label. So it's August 5. So 5 araw, August 10. So dahil hindi pa masyadong ganun yung paglilabel natin, so yun.
So, ito na yung gawa natin na collection stick. Ito yung collection stick na ginawa natin para maiwasan yung mga napipisa habang nahawakan natin yung collection stick. Ito ay plywood lamang. So, mga extrang plywood na ginagamit sa mga gawa ng bahay at kung ano-ano man. So, kung meron kayong makitang plywood, ito ay, I believe it's 1/4 na plywood. So, maganda siyang gamitin para sa wood collection stick. Yan. So, makikita mong yung dalawang Black Soldier Fly, tatlo ata to. May sa likod pa na nag-lay ng eggs. So, ay apat pala sila. Apat. So, sa ganitong setup, maaga pa, nag-lay na sila ng eggs. At yung collection box natin, yung tray na yan, ay nilagyan natin ng panibagong ipot. So, yung ipot ng kalabaw ay fermented pa rin. Lagyan lang natin ng tubig, konti. Tapos, haluan natin ng coconut husk. So, pag nag-ferment siya ng 3 araw, medyo may amoy na siya na, ano, medyo mangamoy-ngamoy. So, lagay lang natin dyan. Talagang yung mga Black Soldier Fly natin ay lalapit na at lalapit dyan sa area na yan. So, hahanap sila ng location kung saan pwede silang mag-lay ng egg. So, meron siyang distance from plywood to plywood. So, ang ginamit natin dyan ay 3 plywood every collection stick. So, kung madami talaga sila, gaya ng love cage namin, may isang galon ng Black Soldier Fly at nagtitimbang ito ng 6 to 10 kilos. So, talagang marami na to siya. At makikita natin na talagang around 900 to 1,000 Black Soldier Fly ang lumilipad na dito sa love cage na to. So, yun nga, kung meron kaming additional pera, magdadagdag kami ng isa pang love cage para mas ma-maximize natin yung area kasi wala na nga silang space. Yung iba ay hindi pa lumilipad dun sa nasa galon, hindi pa siya lumilipad. So, meron na rin mga iilan na namamatay dahil tapos na nga sila na kapag lay ng egg. So, ang estimate namin dyan ay yung galon na yan ay tatagal ng 1 buwan bago maubos. So, by then, meron na kaming malalagay na panibagong isang box, isang galon ng Black Soldier Fly. So, dahil maganda na nga yung harvest natin, mas mamamaximize pa natin sa tulong ng wood stick na to. Dahil nga hindi na natin ma-distract at ma-stress yung mga eggs na nandyan sa mga in-between ng plywood na collection stick natin. So, ayan. Yung iba dyan ay bagong lipad pa lang na mga pupae at naging Black Soldier Fly. So, yan. Kung nakipapansin nyo, yung mga yung wings niya ay hindi pa matiklop-tiklop ng maayos. So, kasi yung box ay yung galon ay malapit lang din dun sa collection ano natin. Dito naman ay mag-umpisa yung paggawa natin ng wood stick, collection stick. So, yung gagawin lang natin ay magka-cut lang tayo ng 2.5 by 6 inches na plywood. Kung maaari, kung meron kayong liha, kunan nyo ng mga talim-talim sa gilid yung
plywood natin, at saka kung pwede nyong sarhan yung mga butas na nandyan sa gilid ng plywood, kaya nga mailiha tayo para makuha natin yung mga rough edges ng plywood, kasi nga dito rin minsan naglilay ng egg yung mga black soldier fly natin dito sa mga butas-butas sa gilid. So para maiwasan yon, doon lang sila sa gitna kung saan natin nag-provide ng black, so nag-provide ng space, yun lang, doon lang sila maglilay ng eggs. So dito makikita nyo na kinukuna natin ng sharp edge yung gilid. Protection na rin to para sa atin na parating kumukuha ng parating nag-harvest ng eggs. So syempre, beauty is in the eye of the beholder. Kung ano yung tingin mong maganda, yun na yun. Mas magandang pagandahin na lang para hindi tayo masaktan, hindi ka masaktan habang nagpa-farm tayo. So happy farming lang. So makikita nyo sa video na yan na sa likod ay meron tayong mga range chicken. So ayan nga, tatlo-tatlo. Kung mapapansin nyo, merong sobrang dalawa, at sa mga time na to ay nakagawa na rin ako ng ilang stick. At gumawa lang ako ulit para pakita sa inyo na maganda pa rin yung ganito pala yung paggawa ng mga wood stick. Ang kailangan nyo lang ay isang martilyo at yung mga ano natin, thumbtacks. Yan, maraming thumbtacks. Ang isang set ng collections stick ay gagamit ka ng 8 na thumbtacks. So yung dalawang plywood ay lalagyan natin ng tig 4. So yung isang pares nun, gaya ng pinakita ko dyan sa video, ay wala ng thumbtacks. So yan ay kakasimula ko pa lang, hindi ko na-realize na pwede pala tong kasi since gamit at standby na to, hindi na mabago yung mga plywood na gamit ko, ay hindi na siya kailangan ng martilyo para pukpukin pa yung sa pagpasok nung una. Pero nung ilalak mo na yung thumbtacks natin, kailangan mo na ng martilyo para hindi ka masugatan. Yan lang yung gamit ng martilyo. Yung sahig naman na pinagpukpukan natin ng thumbtacks ay isang plate, or dyan sa video na yan yung gamit ko ay isang bali na knife, kitchen knife, bali siya. So ginawa ko siyang since kaya naman niyang i-bend yung talim ng thumbtacks. So ayan, nakuha na natin. So ginamit lang natin yung lakas ng thumb natin. So dahil hindi naman siya ganun katigas yung plywood na ginamit natin, kasi nga ito ay used at nakita lang natin sa gilid-gilid. So ayan, ito ay mga sobra nung nag-construct ng bahay yung papa ng girlfriend ko. So narito tayo sa kanila, at yung area ay nasa bukid at malapit sa palayan. So sa next season na gagawa tayo ng videos, yun naman ay tungkol sa palay. At hindi rin tayo mawawalan ng content sa Black Soldier Fly kung anong mga update natin dito sa pagpa-farm natin ng Black Soldier Fly ay consistent pa rin yung upload ng mga informational content regarding Black Soldier Fly. So ayan, ganun lang paulit-ulit, at hanggang makaipon ka ng 3 stick 3
plywoods in every seat and every set ng collection stick natin. So lalagyan ko lang to ng speed. So nilagyan ko lang ng speed yung pag modify natin ng mga collection stick para maabot natin ang ayan. So medyo tapos at tapos na tayo dun sa paggawa ng collection stick natin. So panoorin nyo lang hanggang sa huli dahil doon makikita nyo kung gaano ka-effective yung ganitong klase ng collection stick. At makikita nyo rin kung gaano kadami ang harvest na nakuha ng isang collection stick sa isang araw lang na ano, ilalagay lang siya ng 6 a.m. at kukunin lang din ng 4 p.m. ng hapon. So ganyan karami ang nailalagay ng Black Soldier Fly sa gawa nating collection stick. So So ito na guys ang gawa nating wood collection stick na ginawa natin. So yung previous na ginawa ko ay nandun sa ilalim at kailangan natin palitan dahil oras na para palitan natin yung nandun sa ilalim. So ganito lang yung ginawa kong love cage. So hindi siya ganun ka hirap isara at kunin yung mga collection stick natin. Although parang titignan lang siya na mahirap kasi yung pagpasok mo ng mga isang galon tsaka yung ano, isang beses lang naman. At dahil kung makikita nyo, mapapansin nyo, meron tatlo dyan. Yung isa ay water. Yan ay kailangan rin natin i-improvise at upload ko lang yung bagong video para makita nyo kung bakit hindi dapat ganyan at bakit ganon yung ginawa ko na intervention para sa ganyan. So ayun yung bagong gawa natin at yung kinuha natin ay gawa ko rin nun ng una at tignan natin kung gaano ka effective yung ganon klase ng design sa pagkokolekta ng itlog ng Black Soldier Fly. So ayan. Yan guys, meron diyang mga ants, house ants na kumakain ng Black Soldier Fly na mga patay dyan. So mainam din na itaas natin ng konti yung mga Black Soldier Fly natin, elevated. So ayan, makikita nyo napakadaming Black Soldier Fly na eggs na nakuha natin dyan sa time na yan. So napakarami yan. Kung makikita nyo, ilan yan, napakadami yan. Kasi yung yellow dyan, kung mapapansin nyo sa gitna, yan lang yung isang Black Soldier Fly yan. Yung sumunod naman, mga dalawa ata yun. So ganyan, no? Mas na ma-maximize na yung pag-iitlog niya na sa ilalim ng plywood na yan. So dito guys, hindi na natin may papakita kung ilan yung gaano kalapad yung sa ilalim yung nalagyan ng eggs ng Black Soldier Fly. Pansinin nyo na lang, yung una kong gawa ay dalawang stick lang na pinagtagpi yun ano natin ginawa. So yan ay tatlong stick. So may dalawang area kung saan pwedeng maglay ng Black Soldier Fly egg. So
kung mapapansin nyo, lahat ng dalawang area na yon ay nalagyan ng black soldier fly eggs. So talagang mas doble yung harvest natin sa ganitong style ng black soldier fly wood stick. So dahil maganda ang harvest natin dyan sa wood collection stick na yan, so mag-prepare din tayo ng pagkain ng mga black soldier fly na yan for ano yan, bale in preparation sa pag pisa nila. So yan ay gagawin natin na hindi siya madadry, up to 5 days na standby siya, hindi siya madadry. So lagyan lang natin siya ng konting tubig kasi nga ang moisture ay mawawalan siya ng moisture habang tumatagal, hindi pa napipisa yung egg natin. Medyo dry na yan, matigas na yan. So lagyan na lang natin ng prevention. So lagyan natin ng bagong coconut husk para ma-ferment na siya. Pagkapisa nun, fermented na to. At saka yung hinalo natin ay hindi siya ipot ng kalabaw. Ang ginapit natin dyan ay sobrang pakain ng mga Rhode Island Red natin. So commercial feeds yan na may halo ng darap. So mas maganda rin yan, mas healthy, mas madaling lumaki. Pero pagdating ng napisa na siya 5 araw, check natin. So pagdating din ng 5 araw, 10 days old niya galing sa pagkapisa, introduce naman natin siya dun sa ipot ng kalabaw. So yun pa rin, kakainin din niya yung ipot ng kalabaw. Dito lang ay improvise tayo at gumamit tayo ng ano kasi may sobra naman na chicken feed. So ayan, dahil kakonti na lang yung video natin, dito na lang ako magsasabi na kung may natutunan kayo ay maaari kayong mag-subscribe, at kung interesado kayo sa mga videos na gaya nito, pindutin nyo na rin yung bell notification para maging updated kayo sa mga future uploads na gaya nito. So thank you guys for watching, and happy farming!